Start recording. Okay na. Tayo nagre-record na ngayon at anong gagawin ko? Siyempre, kakain ako ng arroz caldo. Gumawa ang asawa ko ng arroz caldo. Yay! At siyempre, meron siyang hindi kita yung chicken eh. Oh. Yan, inubaran ko. Chicken 1. 2 pieces lang nilagay ko, pero marami pa dun. Ha! Saan yung isa? Ayun. Yun, ito na yung isa. Yan, dalawang chicken siya. Chicken wings. Pero may 10 pa dun. Oh! Ah, tapos naglaga siya ng... Actually, naglaga siya ng itlog. Mga 6 na itlog yun eh. Dalawa lang para hindi tayo ma... High blood. Sabi nila, high blood. At nagprito din siya ng bawang. Wow! So, syempre, Pinoy style. Paghalo-haloin natin. Lagay ko. Ito yung lalagyan ko ng buto mamaya sa chicken. Pag kinulang, pasok lang ako dun. Ilang oras kaya gagawin ko ngayon? Sana mga 2 oras. Okay lang naman, hindi naman ito stream. Hindi naka-live. Kaya lagyan natin yung napaka-bangong bawang. Wow. Wow. Ang bango. Katuturuan ko kayo kung paano. Pwede ba lagyan ng kalamansi ito sa Pilipinas? May spring onions pa't kalamansi ano? Naalala ko nga oh, sa labasan. Yung itlog para mabilis niyong makrak. Dito lang oh. Sa atin isa-isa lang ganun-ganun. Tuturuan ko ay mas mabilis. Mas mabilis na paraan para makrak ang itlog. Nilagang itlog ni Lovesky. So, binigyan niya ako ng 2 itlog. So, ilan ang itlog ko? 2. Meron ako ngayon 2 itlog. Inaulit-ulit pa. Loko talaga na. Way. Ano bang style niyo sa pag-crack ng itlog? Ganun? Pitik-pitik? Sa akin kasi iba. Tinuruan ako ng kaibigan kong Koreano, si Kevin. Yan, bait na kaibigan yan, Kevin. Kevin, the Korean. Kaling niya mag-Tagalog. Businessman din niya. At sabi nga niya, simple lang yung pag-crack ng itlog. Yun, tinuro sa amin nung nandun sa yung magkakasama kami. Anyway, i-flex ko lang muna itong ano ba to? Yan, ito pala. Kala ko baliktad yung on ko. Nakalagay lucid dreaming. Paano makakat yun? Okay lang na yan. Pero, pakinggan nyo rin yung lucid dreaming. Ang ganda yan. Pag natulog kayo, pinakinggan nyo siya. Yung tulog nyo, ang ganda. Panaginip nyo, maaalala nyo lahat. Para kayong nasa mismo. Akala nyo hindi panaginip, pero nasa panaginip lang. Relax yung utak nyo. Anyway, ulitin ko kasi hindi nakita pala sa video. Ito yung gawa ni Los Caldo. Yan, nilagyan ko na siya nung bawang na pinirito niya kanina. Nilagay lang dito sa lalagyan para magamit kahit pa para. Pwede yan sa ano, sa yung tinatawag na fried rice. Sa loob nito, merong 2 chicken wings. Yan siya. Hindi niya masyado makita pero mamaya kainin ko rin yan. Makikita niyo. Tapos gumawa rin siya ng laga siya ng 2 itlog.
Yan, ulitin ko lang para makita. Kanina puro lucid dreaming labs, hindi ko napansin. Okay. So, ito na ako, medyo nananaba na ako. Pero payat pa rin yung katawan kasi nga meron akong fast metabolism. Yan po ang aking gift. Wow! Okay, ang gagawin ko lang, yun eh, kinikwento ko nga kanina yung pag-crack ng itlog. So, lagay ko lang sa gilid to. Yung Korean friend ko, si Kevin, ang ginawa niya sa itlog, instead na yung crack lang yan. Lagay niya sa desk or sa table, tapos inawa kanya ng ganyan. Sa kanya, ikinrack. O, ipit po. Subukan natin. Tapos, pinagulong niya. Parang nag-roll. May rolling pin. O, narinig niya yan. Oh! Wow! Ngayon, anong ginawa niya? Ginawa kanya yung magkabila. Magkabilang gilid. Kaliwat kanan. Tapos, ibinuka lang niya. Ayan. Diba ang galing? Galing ang technique niya. Ganun daw ang ginagawa nila. O, see? Intact pa siya, o. Tapos, syempre, ilaglag ng ganun. Kung merong dumikit ng konti, tanggalin. May mga madikit din kasi. Pero this time, eksakto lang siya. Oh. Walang dikit. Super solid. Ito na yung eggshells niya. Pwede ko na itong ilagay sa aking mga halaman. Yan. Okay. So meron tayong backlog. Ilalagay ko na siya dito. Wow. So unang itlog pa lang, dahan-dahanin natin. Pero syempre, para makasigurado kung talagang totoo yung technique, gawin natin yung pangalawa. Okay? Subok ulit. Hawakan na ng ganito. Your egg like this. What? Actually, I'm holding my egg. Let's just hold your egg like this and then crack it on your table. Just one big, strong crack like this. Supukan. Let's try. Ayo, nalaglag pa. Ay, naalala nga pala, pagka yung itlog na nilaga, paano malalaman kung luto na yung loob? Yun ay kapag inirol mo siya. Yan, nagroll siya. Pag nirol mo siya ng ganyan at nagwindang-windang, mikot-ikot, hindi yun luto. Yan. Yan, luto siya. Pagka medyo hindi nagbabalance yung kanyang rolling, hindi pa luto yun. So, ulitin natin. Teka, magma-magic nga muna ako. Magican ko kayo. Nasa na yung itlog, okay? O, nasa yung itlog? Kaliwa o kanan? Mag-aabang ako. Where's the egg? Is it in my right hand or my left hand? What's your answer? Wala. Inago ko dito yun. Tcharam! Bibisan lang yan, mga kapatid. Magician ako nun eh. Lagi ako nasa ano.
wala lang. Sige, subukan ko. Ibagsak, bang. Okay, babagsak lang natin. Tapos, iro-roll natin siya. Ayan, medyo narinig na grow. Bilitin natin. Kaliwat kanan. Buksan. Okay na, ito na yung ano ulit, oh. So now you know, ma-impress nyo yung mga kaibigan nyo dyan. Aba, ang galing naman ni boy. Ang galing niya magbalat ng itlog. Oh, di ba? Tapos lalaglag niya lang. Tingnan niyo. Wow. Sabi ko nga may natitira yung parang ganito yung manipis na balat sa loob. Pero yun na yun. Tanggal na siya. Oh. Tapos pwede ko nga ibalik to. Itlog na ulit. Oh. See? Galing, no? So, yun lang yung technique, mga Noipi, mga Kalabski. Alright? Kalabski, alam niyo na ngayon kung paano mag-crack ng inyong nilagang itlog. So, trivia tayo ngayon. Ano po ang English sa itlog? Marami bang mayroong ano, hindi nakakaalam? Ano yung English sa itlog? Kakain na ako. Subukan na natin habang mainit-init pa. Ihahalo ko lang yung mga garlic. Ayan. At kung gusto nyo pa na mas maalat, syempre gaya ko yung patis or rock salt. Subukan ko lang yung isang bite dito. Elegant, di ba tama? Wow. Sarap. May imagine yung sarap. So, meron akong konting salt dito. Dito ko lang. Pero all in all, yung talagang linamnam. Malalasahan mo yung sibuyas, crunchiness ng bawang, yung mismong ano, parang chicken stock na rin yung nasa loob ng pinakuluan niya. Piniprito niya kasi ito eh. Diyan yung luya, lumasa na yung paminta, yung turmeric, kaya dilaw siya, turmeric yung ginamit. Wow! So, subukan naman natin with egg. Boiled egg. Hindi na ako magiging ano. Wala nang hiya-hiya to. Para sa ito. Uy, lumalaglag! Okay lang, malinis mo yung palad ko eh. Wala nga natin issue. Para po ito sa mga kaibigan natin na nanonood ng aking YT channel. Salamat. Ang sarap. So, ito yung aking parang mukbang challenge na hindi naman maingay kasi ayoko nga yung maingay kumain. Pero sa iba nga, sabi ko nga, sa ibang bansa, ibang mga tao, normal lang yun. Kasi okay lang naman. Gusto ko rin yung may tunog-tunog. Pero pag sa yung ikaw lang mag-isa, tapos kumakain ka ng ganun, wow. May mga iba. Medyo na yaki ako. Okay. Pang ilang subo ko na to. Dal-dal ko no.
Yung anak ko ang linis kumain nun. Kahit yung pagsamahin pa yung gulay at kanin or yung mga ulam at kanin. Uunahin niya yung ulam. Subo niya yung ulam. Pagkatapos kung may sauce yun, susunod niya yung sauce. Saka pa lang yung kanin. Hindi yung sa kagaya natin na, kagaya ko, kanin, ulam, sauce, sabay-sabay yan. Sa isang, ano, sa isang kutsara, sinasabay-sabay ko. Ayun. Eto, ubusin muna natin yung unang itlog. Sarap ng bawang, be. Thank you. Ito, ayan. Next egg. Para sa'yo. Yummy! Dahil mahilig ako sa bawang, lagyan ko na ulit. Mamaya ubus na. Kaya lang titipirin ko ito, meron pa. Ang dami nung niluto ni Lovski. Sabihin ko sa inyo, parang pang buong ano, buong baryo. Wow. Ano pa ang pwede natin ilagdag dito? Chicharon. Pwede rin natin lagyan ng anong tawag doon? Yung mga kikiam, mga meatballs. Meron akong chicharon dyan, pero ayoko nilang lagay dito. Sobra na to. Sobra na. Masarap na to para sa akin. Diba may mga hotdog pa. May piniritong baboy, piniritong manok. Naalala kayong sa ano? Sa Lucena noon, pagka kumakain ako ng ganito sa labas. Iba, parang 10 pesos yata yung itlog, plus 10 or 15 pesos yung chicken, plus yung ganito mo na isang bowl na parang puro tubig lang naman. Ang unti-unti nung ano, nung yung kanin parang nalamog na sa tagal pagpapakulo. Swabe pa rin. 35 pesos. Swak na swak na yun. Tanggal na yung pagod mo. Busog ka pa. Tubong lugaw naman sila. Palagay ko nga, wala lang 35 ngayon. Maka isang itlog, 35 na. Hindi, ang balot nga ngayon eh. 18 pesos na yata. Ano kayo nilagang itlog? Ewan. Nagmamahal ang mga chicken eggs ah. Wow. Warm pa siya ng konti. Mas marap kain, masarap kainin to ng mainit na mainit o yung warm. Ngayon, pag nagluto ka namin ganito o si Lovski, ang nangyayari, di ba kasi nga yung iba. Nangyayari kapag naiwan na siya, kinakain nung kanin yung tubig. Naging thick. Ginagawa naman namin para kainin sa the next day. Siyempre, lalagyan mo lang ng tubig, pakuluan ulit. Swabe na. Pagkulang ka pa sa bawang, magprito. May spring onions kami nilalagay on top. Hindi lang kami nakabili kasi sarado na yung ano dyan, yung sa baba na lumaki. Nung nag-video ako last time, open pa siya. Kanina, sarado na. And actually, kahapon pa yun eh. Doon kami bumibili ng mga prutas, ng mga gulay. Kasi mabilis lang baba lang. Excuse. Ngayon, wala na. Kawawa naman. So, yun nga, maraming business ngayon nalulugi, di ba? Ito tayo sa last egg.
Sa unang itlog pa lang yan. Actually, kung pag ako kumain ng itlog, subo ko lahat. Yan. Para sa inyo, mga kalavski. Gusto ko pa ng bawang. Okay lang ba, be? Dali daw gumawa ng bawang. Okay lang, ubusin ko yung bawang. Sarap kasi para siyang ano, parang naging chicharon. Papakita ko nga pala yung ginawa kong chicharon sa inyo. Yan. Ito yung pinagkatago-tago. Ito lang ito eh. Alam, hindi mabuksan. Kaya magpabukas ah. Galit lang ha. Buksan natin si Papa Chicharon. 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 Parang Chicharon. Wow. Yeah, imagine. Homemade ko yan, Brad. Mga parts. Gusto niya maging crunch. Ito pa, oh. Wow. Oh, may lang. May ano, yung quality control na tapak sa balat ng bagay. Ito yung hindi chicharon na hangin lang. Yung ginagawa ko, ganyan lagi siya. Medyo makapal-kapal. Paghangin lang, ang pangit naman nun. So, subukan natin kumagat. Kung may crunch pa, pag wala, tapon ko na to. Tapon agad. Bango. Aray ko. Paungat na, tapon ko na to. Unang sa. Sa second phase naman ng aking pagkain, syempre diyan na lalabas yung ano. Uy, may luya oh. Kinakain ko nga pa ng luya. Excuse me. Depende yun kung yung luya ay hindi masyadong grainy. Subukan ko to. Okay tong luya na to. Baby pa siya. Sarap. Kim, are you okay? Good. So, punta naman natin yung ano, punta natin yung chicken. The chicken. Chicken wings, pare. Ito lang yan, ya. Sup-supin siya. Hindi siya bakbakin. Parang nagtitinda ng rambutan, ano. Bili na kayong rambutan. Sup-supin, hindi bakbakin. Try natin ito, gila. No, gutom na ba kayo? Nagluto na kayo ng arroz caldo. Oh, ang lambot oh. Ito ko agad yung buto. Totoo lang, pagka hindi man nakakamera, tamayin ko to eh. Parang hindi mahirap kainin, no? Isang ganun.
Sorry na, nakakahiya naman siyempre. Andahan lang tayo para makahaba ng video. Awesome! Ano bang meron dito? Anyway. Kain tayo. Yum. Delicious. My dinner. Malapit na siya maging buto. So, ihiwain natin yan. So, up to the bones. Bye-bye. Bones. Bones. Boom. May nakita na naman akong ano. Baby ginger. Kakainin ko yan. Nawawala na yung lasa ng bawang. Lalagyan ko ulit. Ayan, ayan, ayan. Dumami na yung bawang. Go back tayo sa second egg. Actually, meron kami pang ano, yung hiwa ng itlog. Sasalan yung style. Lalagay mo lang yung itlog dun sa cut na siya, oh. Ganda ng pagkakakat professional yung ginagamit sa mga salad. Look lang ganda, oh. Flat mo lang siya ng ganyan, hihiwain na. Kasi pag hiniwa mo nga siya ng sariling knife mo lang, dumidikit, diba? Saka minsan, hindi rin proportion. Pangit yung kinalabasan. So, isel sa Pilipinas, kakat lang natin ang half. Tapos yung half kakat natin ulit in half. So parang 1/4, 1/4 lang siya. So naging siyang parang watermelon style. Okay na. Alright. Ba, mayroon naman luya. Daming luya dito. Luya is life. Kumakain ba kayo ng luya? Kung hindi, kumakain kayo. Okay. Punta natin sa pagkain. Masarap nga, be. Ito. Edit ko lang yung kulay ng arroz caldo dito. Gawin kong white para naman makita. Arroz caldo time. Ayan. So, okay. Singer tayo, pabalik. Okay mga kalabski, nandito na naman tayo sa aking pagkain portion ng arroz caldo. Oras na para mag-arroz caldo. Arroz caldo time.
Wow. Yummy. Excuse me po. So, atin mo ng itlog. The itlog. Cut it in half. At, syempre, subuhan ko kayo. Aros kaldo. Lagyan nga natin ang wala, nandun yung rock salt ko eh. Ito lang nagamitin ko ngayon yung iodized salt. Look! Ang laki nitong ano. Pakita ko sa inyo. Ginger! Baby ginger, sarap. Nakita ko na yung chicken. Poke natin sa gitna. At sipsipin. Ang sarap. Wow. Mapapalaban ako sa ginger dito. I found another ginger. Baby pa ginger, ang sarap. So, dito naman tayo sa likod ng chicken wings ito. Hello, naglalaglago na. Kailangan ng tulong ito. Excuse me. Yun yung nasa bawat gilid din parang joints. Bye-bye. Nakakita naman ako ng luya. Ginger. Excuse me. Medyo grainy siya. Hindi ko malunok. Ang daming hair. Dang, grainy siya. Kaya, ang laki kasi. Anyway, malapit na tayo matapos. Mga pala ay homemade. Napakasimpleng gawin lang. Wow. Later, Kim, please. Wow. Konti pang salt, konti pang salt, at saka ang pangmalangasan kong panlasa. Fried garlic.
Dami kang pwede ng paggamitan itong fried garlic. Kasi pag hindi ko naubos to sa arroz caldo, bumibili ako ng mani or minsan nagluluto ako ng mani. So, sinahalo ko na siya. Pagluto yung mani. Sa Pinas kasi, may hilig tayo sa garlic ng ganyan. Excuse me po. Wow. Ang tibay ng burp kong yun ah. Excuse me. Ayan. Iiwa ko na yung natitirang itlog. Saka tayong chicken. So, sana bukas na lang. Medyo mabigat na sa chan yan. Kasi, 12 o'clock na ng gabi. One more. Binibilisan ko na, naririnig ko na si Labs na nagugas sa pinggan para makaabot to. Tamad lang. Hindi daw siya nagugat, naglalaro siya ng sabon. Wow. So that's all for my arroz caldo. Pero hindi mawawala yung tubig. Wala ko lang inumin. Stinger tayo, commercial muna para doon. Excuse me po. Sa'yo na yun, nabusog na ako. At nabusog. Kayo sana'y nabusog din sa pagkain ng arroz caldo. Na kailangan natin uminom ng tubig. Lagi kong sinasabi, sa mainit na pagkain, sarap ang malamig na tubig. Huwag kayong magkoko. Joke lang. Koko din ako minsan. Minsan lang naman. Ah, excuse me po. Parang napapaibig. Sarap talaga, lagyan ko nga man eh. Yan, may nabili ako mani kanina oh. Yung sa ating mani kasi tinatagay lang siya sa ano. Paano ba ginagawa yun? Tinatagay lang siya sa shot glass. Diba? Tapos, magkano na yun? Buka natin. Na style. Nasa loob ng bus. Yan. So, meron kang ganyan. Isang takay, taga at takal. Tapos, ayan. 10 piso na siya. Ang daya naman siya at glass kasi, di ba? Ganyan siya, oh. Natikma ko muna yung mani. Baka hindi na masyadong masarap. Excuse me po. Yung ibang tao, pag kumakain sila ng mani, ang gusto nila yung walang balat. Tikma mo muna, Bea. Baka makunat na. Hindi lang ba? Makunat na? Ah, makunat na? Ayok niya. Ayok nito.
Hindi dapat siguro tirano. Hindi dapat binabalot o tinatakpan para sayang pa naman. So, kano yun ba? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ha? Tama. Pwede to sa ano? Masarap pa naman siya. Hindi ako lang na makunat. Pwede namin itong ihalo dun sa aming yung Chinese food na cucumber plus yung mahjong nila, yung sauce, tapos yun. Chili spices, etc., etc. So that's it po. Siyempre, pagkakain nyo, tapos yun ang uminom ng tubig. Ang lahat-lahat. Anong gawag? Anong gagawin? A. Maligo. B. Mag-toothbrush. C. Maghugas ng pinggan. Ilalagay ko lang muna. Bababad ko lang naman. Hapon ko yung iba. Yung mga shells. See you later. Suave. Patapusin ko na kaya isang oras to. Para pang WH ko din to eh. Guys. Salamat po sa pagpunta, panonood ng aking video about arroz caldo. Last time natapos ko na yung about sa munggo. Nag-live ako about sa mais. Excuse me ba? So, alin, maraming luto ang labski ko eh. Hindi ko lang talaga naisip na i-live or mag-gantong style. Mahabaan kasi mabilis lang yung actually yung phone ko tapos yung iPad ko. Meron siyang WeChat account. Yung sa WeChat, pag pinasa mo sa WeChat to WeChat, allowed lang siya ng 5 minutes. So, every time gumagawa ako ng video, kailangan less than 5 minutes para maipasa ko sa iPad. Yung iPad ko naman meron siyang VPN, libre din siya. So dito lang ako nag-upload ng mga videos. Ngayon, dahil nga nag-on na, nakahanap ako ng VPN free lang sa computer, laptop. Gumawa nga ang tutorial yan, di ba? Ayun. Upload na ako ngayon ng mahaba-haba. Minsan nakapag-live. Para pating bawal mag-live o mag-LS kung ikaw ay wala pang 1K. Parang ganun. Kung gagamitin mo ang LS live, yung iPad or iPhone, kung anong mobile gadgets mo. Pwede ka lang, allowed ka lang mag-LS gamit ng computer mo kahit na meron ka lang at least 100 to 200 na yun, sumusubaybay. Eh, mahina yung whitey ko. Wala namang, pati yung WH ko, wala talaga. Ito lang, sumusubok lang. At least, diba? Kesa hindi naman. Kasi, itenga ko lang yung whitey ko dyan. Gawa na lang muna ako ng video. Mga videos. Salamat sa yung mga nagtuturo sa akin kung paano yun nga, tumaas-taas ng konti YT channel WH. Maraming salamat po. Hindi ko nababanggitin. Kilala mo ikaw. Thank you so much tips at
yun nga, nag-aabang lang ako ng mabilis-bilis na VPN. Gagawin ko yan. Mga tips mo, pare, sister. Thank you. Ang bait mo, no? Talagang tumawag pa yung the best. Anyway, cheers po. Tubig lang. Water therapy. Hindi ko mabigla yung tubig kasi ang lamig. Nasakit dito. Siyempre, oh nga pala, good news dito sa TJCN. TJCN. Zero case na. 2 days na wala. As in, wala talaga. Walang B. Walang virus. Hindi ko maimik-imik, baka bawal. Safe. Sana po sa ibang bansa, sa Pilipinas, Pilipinas, lalo na Amerika, parang malala. Sana ingat kayong lahat. Till next time, ano kaya magandang, excuse me, kainin sa harap ninyo, mga Kalowski? Gusto ba chocolates? Maraming chocolates? Hindi ko mahilig. Gusto nyo ba ice cream? Gusto nyo ba yung big pizza? Meron dito na bibili yung 18 inches pizza. Hindi ko maubos-ubos yun. Ang ginagawa ko pag bumibili ako ng gano'n. Hindi, hati-hati kami. Yung natira noon, parang halos 1.5 hour. Dami. Ay, ang laki ganyan. Ito. Ah, ganyan, ganyan. Siyempre, pagdodoblin ko, babalutin, ilalagay ko sa freezer. Yan. Gusto ko nga, yun yung mga microwave. Ano ba magandang kainin next time? Yung mga pwede lang, yung available lang, at saka yung hindi naman kamahalang bilhin. At saka pwedeng gawin dito sa bahay. Kasi pagka bumili sa labas, pwede naman bumili sa labas yung sa katulad ng pizza kasi ino-oven naman yan. Katulad ng iba, yoko yung mga salad-salad, nagawa na lang ako, no? Fried chicken, kayang-kaya ko yan. Aba. Chips, pangit naman. Ulam talaga masarap, no? Next time na lang ako mag-ano yung may malaking, last time nagmalaking positibo na iganto, sayang. Ayaw muna namin ng mga seafood kasi yun nga, may nabalita dito na. Alam niyo na yun. Hindi ko masabi-sabi. Bakit yun? Bawal. Cheers. Commercial muna tayo, mga pares. Mali. Ito na, sinine ko. Promoter ng aming channel. Naglalaro na naman si Kim Kim. Patapusin ko lang ng isang oras to para okay na. Tapos upload ko pagka okay na yung aking VPN. Wala. Excuse lang po. Laki-laki. Laki ba dyan ko? Yeah.
Ito yung dati kong video. Eh. Napanood ko, wala naman siyang connection. Aroy, aray, aroy. Alala ko yung fifth live stream ko. Medyo may pumasok mga kaibigan. The best. Hindi na ako masyado mag-ELS ngayon. Kasi mabagal nga yung aking network. Loading papa, as in loading. Cross fingers na nga minsan eh. Para makapag upload. Ala. Kahit ito sa iPad, ang bagal oh. Sana tayo pupulutin yan. Yan na ba naman yan? Baka inom na nga lang ng tubig ulit. Sarap talaga ng aros kaldo, pati yung bawang. Bawang! Ay, naalala ko yung movie. Si Commander Bawang. Sinong artista? Mayor na ngayon. Ano? Congressman ba? Mayor. Si... Tall, Dark, and Handsome. Richard Gomez. Excuse me. Ano bang pwede kong kantahin sa inyo? About Aros Caldo. Isinay. Aros Caldo, Aros Caldo, kain na. Medyo inaantok na rin ako. Anong oras na? Alas 12. Mag-alauna na ng madaling araw. Pero palagay ko mamaya mabilis ang VPN. Kailangan ko to. Kailangan ko maging at least 1 hour. At sa mga slang, 1 hour. Arr! Sana may kaibigan ako mga nasa ano. Kaibigan ko mga kaibigan dyan. WW na lang. Help! Parang galing ng laptop ko ngayon, hindi naglalag ah. Last time gumawa ako nito, boom, laglag ah. Sabi ng computer ko eh, not enough memory. Tapos meron pang isa, blue screen, error, blah blah blah. Daming error? Ba naman yan? Nahawakan ko nga eh. Baka mainit na siya. Nagiinit siya eh. Yung laptop. Okay naman siya. Ano bang meron ako dito? So guys, promote ko nga lang pala sa inyo. Yung... Ito. Yan. Pag gusto nyong matulog, panoorin niya lang yan. Sa playlist ko, i-roll nyo lang yung play nyo lang yung sa playlist ng About Lucid Dreaming at pagkatapos nun i-repeat nyo, click nyo yung repeat button. Ang ganda, makakatulog kayo ng makakatulog dyan ng mas mahimbing, mas masarap pagising sa umaga, super fresh. Yan po, Lovesky's Lucid Dreaming. Panoorin niyo po yan. Salamat. Okay. Promotion lang yun. Promote ulit natin. Lagay ko ulit. Ayan. Lucid Dreaming. Loves Key. Pag may time po kayo at gusto niyo matulog, ma-relax,
may problema sa utak, naunang utak, sa pagtulog, anxiety problems, pwede yan. Makakalma kayo at makakatulog ng maimbing. Yung may mga insomnia, ito lang kailangan nyo. Lucid dreaming, panalo po yung sound na yan. Dumidiretso kasi sa utak yan. Ang tinatawag nila dito ay isochronic sound, pasok sa utak talaga, at nakapagpa-relax. Okay, thank you so much sa panonood. Hanggang sa muli, thank you po sa lahat na mga kalovski. Bye-bye. Teka, ano pa ba? Apat na minuto lang daw. Pwede na maging 1 hour. Sige, mamaya-maya tayo pong bye-bye. Tapang pag-usapan natin. Aros kaldo. A-R-R-O-Z-A-A. C-C-A-L-D-O-T-I-M-E. Aros kaldo. Time! Wala magawa. LOVESKEYCHANNEL. Lovesky Channel. PLEASE. Please. LIKE. Like. AND. And. SUBSCRIBE. Scribe. ALSO. Also. COMM. ENT. Comment. SHARE. Share. IF. If. YOU. CAN. Peace.